What's up mga ka-Otoka, mga ka-UP ko dyan. Ito na po kami ngayon. Mag-home service kami, dalawa ni Ray. At ito, mapunta na kami sa target area natin. A few moments later. Binugo ako ng motor dito. Pasag. Eh, din ako sa kasa, hindi ko na alam ng pintuan niya. Welcome back po ulit mga ka-Oto, mga ka-UP ko dyan. Ngayon po ang topic po natin ay ang pag-PDR sa repainted na fender. At anong nakita ko to? Sabi ko, so, hindi natin masisave ang pintura nito. Unang-una, nakita na natin siya ng crack. Mga crack paint sa mga gilid. So, ang tendency nito, kapag pinul po natin siya pataas, pwede itong mabakbak. Kaya, yun nga, nabakbak na nga po siya. So, paliwanag ko yun sa yung mga makauto ko dyan. Kaya, po tayo nag-BPDR, sinisave po natin yung original paint ng mga inyong sasakyan. Iniwasan natin siyang mapinturahan para mapanatili natin yung tibay ng inyong mga pintura. Si Sir po, yung may-ari po ng sasakyan, hindi naman daw po kasi niya alam ang PDR nung araw na yon, mga araw na na-aksidente siya. So, ang nangyari, nabangga siya, dinala niya sa kasa, tapos pinapinturahan niya. Ngayon, dumating po ang oras, nagkaroon po ng pagkakataon na nagkaroon siya ng knowledge about PDR. At ito na nga, nabangga uli siya, pina-PDR niya po sa atin. Ang sabi ko po kay Sir, na may-ari po ng sasakyan, sabi ko, Sir, malaki po tendency nito, mabakbak po ang pintura. Bakit? Kasi po, repainted na. Kung hindi niyo po alam mga ka-Oto at ka-Yupi, napakatibay po ng mga original paint. So, ingatan po nyo ang original paint po ng ating mga sasakyan, mga ating auto. Dahil ang original paint po, kahit po i-puller po natin yan, ng gano'ng mang kalakas ng puller, hindi po mababakbak yan. Kung meron man po mababakbak, siguro mga 5% o 3% lang. So, napaka-minimal lang po, napakaliit ng tsansa para mababakbak pag ito po ay pinupuller at gagamitan po ng PDR. Meron din po ako ditong linagay na imaginary line sa fender. Bakit? Kasi po, yung pinakakanto ng fender, nawala na po yun. Yun po ay na-damage na, nagkaroon po halos parang flat na po siya. So, no, nag-draw po ako ng imaginary line para po magkaroon po ako ng guide. Maibalik ko uli yung kanto para maibalik ko uli sa original shape. Hindi man po maibalik at masave ang original paint dahil ito ay repainted, maibalik lang po natin yung original shape ng inyong sasakyan o ng itong sasakyan ang ating gagawin. Panoorin nyo po. Ito po. Ito mga ka-Oto, bago tayo mag-start, ito po yung itsura ng pintura niya. Medyo ito daw, meron na siyang crack dito. So, iingatan na lang po natin. Pero may tendency po itong mabakbak. Kasi repainted na po itong fender ng MUX. Ganyan, may crack na siya. Ito mga ka-Oto, naglinya ako dito kasi ito yung body line niya. Karuktong ito. So ayan, nagtatanggal na po si rear ng headlight. At kukuha tayo ng access dito. Doon po tayo kukuha ng access. Pero ngayon ito, ipupull po muna natin to. So mga ka-Oto, ito po ang itsura niyang dent natin kapag mayroong PDR line board. Kita nyo, puro nag-broken line siya. Dapat po yan, ganyan. Ito. Gamitin natin nga yan. Ang ating glue stick. Heat gun. Ating polisher. Wax. Ang ating torque wrench. At ito, ang slot bar puller. We'll be right back.
dito yung centipede blue tab. Yan po yung blue. Centipede blue tab para ma-align ko yung kanto. Dahil mahaba nga po yung kanto na nawala. Ginamitan natin siya ng slot bar puller. So nakita nyo, ina-align ko mabuti. Tinitignan ko kung saan yung tamang pwesto. Kasi baka mawala po tayo sa alignment ang mabunot natin to ng pataas at ito ay hindi bumalik sa dati niyang linya o dati niyang kanto. Kaya ayan po, dahan-dahan po namin nag-a-align po kami ng aking estudyante ng PDR para po masaktuhan namin precisely yung kanto ng fender. So sinabi ko sa inyo na yeah, may tendency mabakbak dahil nga ito ay repaint. Tapos may crack na rin siya. Ayan yung crack. Yung crack. Yung mga crack. So talagang mababakbak yan. Part na to, kanina lubog, ngayon ito na oh. Napula natin siya, umangat na siya. So, hindi natin pwedeng porket nakita natin umangat na rito, at medyo kulang pa, hindi natin siya pwedeng pwersahin na batakin ng batakin kasi magkakaroon tayo ng crown. So, ang gagawin natin, move tayo dito sa tabi niya na parting meron pang lubog hanggang makarating tayo dito. Nakdap mo lahat ng nakadikit na linya. Hanggang hindi sila naghihiwalay, huwag mong itigil. Pasensya na po kayo ha. Hindi sa amin yung tugtog na yun. Sa kapitbahay po. Huwag niyo po kami ika-copyright. Wala po kami kina. Hindi naman na pwede pagsabihan na hinaan yung kanilang music. Ayan po si Rear, ang aking estudyante. Tinuturo ko ngayon sa kanya paano mag-knockdown. Kung ano yung dapat i-knockdown. Ito, kung makikita nyo, medyo naunat ko na po siya. Ayan. So, mag-pupush na po tayo sa likod. Ngayon. Ito ka. O, dali mo dito. Ito yung may dent. Ito, low spot. Low spot yan. Sige. Dali mo dito. Ito ka, oh, malayo. Ito. Dali mo dito. Ito ka. Malayo pa rin. Ayan. Ayan, ayan. Sige, nakuha mo na. Ayan. Ayan. Ito ka. Palakari mo ng konti. Itaas mo ng konti dito. Sige, push, push. Push. Okay, okay. Sige, push lang. Huwag masyadong malakas. Ito ka pa rin, ha? O, dali mo dito. Ito. Nakita mo may sayaw? O, dali mo dyan. O, wala. Hindi mo nahi-hit yung target mo. Ito.
Hindi mo nahihi. Ito ako, ito ka, ito ka. Oh, ayan, nawawala na. Nawawala na, okay na. So, ito pala, ito. High spot, ito, low spot. Yan. Sige, push. Punta rito, sa taas. Dito, yan. Lilinisin ko na lang yung gawa mo, sige. Dito, ito ka, malayo. Practice lang yan, sige. Pe-perfect ko naman, ngayon ka na. Ako. Low spot. Ito mo? Oo. Di ba? Unti-unti na naging even yung line. So kung nakikita mo, medyo sayaw siya, igalaw mo lang ng konti. Idamay mo yung ibang line. Para maging even sila. Ito na po yung finished product natin. Tignan po yung PDR line board natin. So makikita nyo yung chip up. Actually hindi na chip up yan, yung nabakbak na talaga. Yung linya. So yun makikita nyo, diretso na siya.